showbiz fanatics, malaking damage na nagawa ng breakup ng Katniel. Abay, ABS-CBN naglabas na rin ng kanilang statement patungkol sa kung ano man ang kanilang plano. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Hanggang sa ngayon nga ay pinag-uusapan pa rin ang hiwalayang Catherine Bernardo and Daniel Padilla, kung saan samot saring mga spekulasyon na nga po ang nag-aarousa, no, dahil wala naman po talagang mariin or tumpak or ano pa man ang rason ng kanilang paghihiwalay. Pero isa lang ang pinakasigurado. Ang pinakamalaki ang talo dito ay walang iba kundi ang ABS-CBN, sapagkat directly talent po nila ang Katniel, at isa ito sa masasabi nating gold na may tuturing dito po sa network na ito. Alam natin kung gaano kalaki ang naipasok na pera ng Katniel na ito, yung branded na couple na ito, sa dito po sa nasabing network. Kaya naman po talagang hanggang sa ngayon ay hinihilot pa rin, ano? Hanggang sa ngayon nag-iisip pa rin ang management ng ABS-CBN. Hanggang sa ngayon hindi pa rin sila makapagtanong kung anong na nga ba ang magiging sunod na hakbang. Kasi 'di ba parang may mga balita po kasi na parang itong si Miss Catherine Bernardo ay talagang totaling ayaw na po talagang makasama or makakulab man lang sa isang proyekto itong si Daniel, dahil nakikipag-usap na rin po siya kay Miss Maha Salvador, na talagang inilabas po yan sa news na parang hindi na po siya pipirma ng panibagong kontrata under ABS-CBN. So si Miss Maha Salvador po, isa sa mga may-ari nitong crown artist, no, na pagmamay-ari nila ng kanyang asawang si Mr. Rambo Nunez. So kasabay nga ng mga balitang ito ay nagkalat din at nagbigay ng statement si Miss Carla na nagbigay siya ng babala sa mga gumagamit ng kanyang account, no, na parang sinabi niya nga doon yung isang statement na hindi raw cheater yung kanyang anak, at humahanap na po sila ng paraan para po tugisin yung mga taong sumisira sa imahe ng kanyang anak, dahil sinabi nga ng ilan sa mga commentators na parang this is the crowd control, eh, parang damage control na ginagawa po ni Miss Carla para po hindi tuluyang masira yung career nitong si Mr. Daniel Padilla. Kasi matatandaan na red flag talaga si Daniel. Kahit saan mo tanungin, kahit saan ka bumanda, at talagang sikat niya, si Daniel Padilla talaga ang sinisisi kung bakit po nagkaroon ng breakup ang Katniel. Pero kasabay nga nito, naglabas na rin ng statement ang ABS-CBN Star Magic on Katniel split. Sabi po nila na let them allow to heal. Sabi po ng isang news patungkol dito, ABS-CBN and its talent arm Star Magic on Saturday expressed their support for both Catherine Bernardo and Daniel Padilla, while also asking that the former couple be allowed to heal after their high-profile split. In a joint statement, ABS-CBN and Star Magic said that they respect the decision of both parties to part ways. ABS-CBN Management and Star Magic understand the mutual decision of Catherine Bernardo and Daniel Padilla to part ways, they said. Bernardo and Padilla confirmed through separate statement last Thursday that they have ended their 11-year relationship following months of speculation. ABS-CBN and Star Magic expressed their hope that the statement of both parties will be respected and warned against fake news. Let's respect their statement and refrain from adding more to what was already said to create fake news. They have not done any interviewed or issued any new statement, as they have already expressed their sentiments on their social media accounts, they said. We ask everyone to respect them and allow them to heal and move, they added. ABS-CBN Management and Star Magic remain unwavering support for steadfast in our Catherine and Daniel. In 2022, rumors of their breakup started when the two attended the media conference to their hit series Too Good to Be True and had different opinions when asked about loyalty. So Padilla and Bernardo celebrated 11-year anniversary for their love team last October 2022.
So, isa ito sa mga naging dahilan, no? Isa sa mga naging rason kung bakit po pagkatapos ng Too Good To Be True ay hindi na nga po tuluyang tumanggap ng any projects itong si Catherine Bernardo at itong si Mr. Daniel Padilla dahil na rin po sa pinagdadaanan nila. At inamin naman po, nakita naman natin sa mga recent interview, yung mga past interview po nila way back 2022 bago pa po pumutok ang balitang ito na split na nga sila, ay makikita natin sa mga videos na talagang may something wrong, may something po na talaga nangyayari sa kanila na ayaw nilang i-publicize. Kasi alam po nila na unang-una, utos po yun ng management. Siyempre, of course, kailangan po nilang pangalagaan yung kanilang imahe, yung kanilang brand, no, bilang magka-lab team. Kasi nga naman, malaki po, no? Kasi kapag nalaman po yan, or parang mawawala na yung milyones na pumapasok dito po sa nasabing Star Magic at sa ABS-CBN. Pero finally, para po rin masubukan yung kanilang relationship, baka kasi iniisip ng lahat na baka nagtatagal yung kanilang relasyon for 11 years kasi dahil po ano sila, magka-lab team. So this time, kung magkakaroon man ng pagkakataon, diba? This matitest po yung kanilang relationship na hindi lang pala ito nakabase dun sa pinagsamahan nila as lab team. Na kailangan pala nila yung isa't isa. Minsan kailangan po, sabi nga, diba, na absence makes the love fonder. So, intayin natin yon. Malay natin, balang araw, diba, magkaayos silang dalawa. Kaya hindi nila sinasara ang pintuan sa bawat asa. Pero sa ngayon, talagang confirm na matigas po ang puso nitong si Miss Catherine para tanggaping muli si Daniel Padilla. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga talak ninyo patungkol po sa ating last update. Magbabasa tayo ng ilan sa mga komento po ninyo, no? Dito po sa ating pong mga comments. Sabi po ni Miss Josephine Nelim, he deserve it kasi for 11 years hindi pala niya kayang panindigan ng mga pangako niya. Importante ba yung date kung kailan nila nasasabi ng status nila? Buti nga hindi pa inabot ang Pasko, di ba? So, as I've said po sa last update natin na talagang may timeline. Kasi lalabas na po kasi yung Christmas ID Station. Siyempre, makikita na naman na hindi sila magkasama sa iisang screen, di ba? So, that's the best time. Sabi naman po ng isang user, salute to Catherine, tama siya sa definition ng loyalty. Whereas Daniel's definition is something shallow, true dogs are really loyal, but dogs are animals. Does he mean dogs are more than human being? E ikaw tao, alam mo na mali at tama at alam mong makakasakit ka ng kalooban ng taong walang kasalanang nagawa, kundi ang magmahal lang naman ang wagas sa'yo. Diba? How ridiculously shallow ang sagot na ganun. Ayun. Kasi ang sakit lang sa pakiramdam ni Miss Catherine na parang feeling niya siya pa yung hindi loyal, diba? Hindi siya loyal magmahal dahil hindi niya tanggap. Kahit naman sino pong tao, no, paulit-ulit mong saktan, eh talagang magiging ano eh, magiging kumbaga parang gagawin mong bato at talagang dinurog mo yung puso niya, diba? Sabi ni Orient Wave Cesar, tingin ko walang kinalaman yung Bonifacio Day na yan. Tingin ko gustong iwan ni Catherine ang mga sakit sa puso niya sa buwan ng November dahil December na, buwan ng pagmamahalan at pagpapatawad. Kaya gusto na lumigaya at enjoy ni Catherine ang buhay na December nang walang halong kim-kim na sakit. This is really true. Tama naman po yun, yung naging decision niya, diba? Sabi naman po, I think as para sa akin ang POV ko patungkol dyan, maaaring binigyan ni Catherine na maraming pagkakataon si Daniel para po maayos sila yung relationship nila. Pero hanggang doon na lang talaga eh. And then sabi ni Ilima na Lily, be happy cat, be beautiful always. Mindset mo pataba ng konti, mabuti at hindi ka kasal. Hindi siya kawalan sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo. Ayun, so ito naman po ang komento, no, ng isa sa mga commentator, mga viewers natin. Sabi ni Lady Espinosa, it's not worth it, Catherine. The breakup is better for you. Masakit sa ngayon, pero later, it's better for you. Marami ang mas better. Napakaganda ng family background mo compared kay Daniel. Ayan. Ito naman po ang komento po ni Miss Espinosa patungkol sa issue. And of course, another comments coming from Maria Peportip.
Maraming isda sa dagat, buti nga hindi pa sila nagpakasal. Marami ka pang darating na manliligaw sa iyo, Kat. Ayan. Tama naman, bata pa si Catherine at marami pa pong pwedeng pumasok sa buhay niya. Pero nakakapanghinayang lang yung 11 years kasi nakita naman natin how they really care and love each other, diba? Sabi nga nila sa mga interview nila, hindi nila nakikita yung future nila na hindi sila magkasama. Pero syempre, alam nyo na, nagbabago ang lahat. Sabi ni Rachel Green, "My heart is broken down today because of what I'm hearing about my favorite couple in the world." Huwag ka mag-alala, ma'am, si Rachel, hindi lang ikaw nasasaktan, buong mundo dahil sa kanilang paghihiwalay. And of course, another comments, Miss China Okana, "Kat, di mo na kailangan magpa-daring, magpaka-daring. Wala ka na dapat patunayan. Keep your self-respect intact because you are a good person with dignity to keep as your word. You are deeply loved by God, Kat." Ayun, tama naman siya, di ba? Hindi mo na, kumbaga parang kasing nag-iba lahat eh. Parang sinubukan ni Catherine yung mga bagay na hindi niya nagagawa noon nung sila pa ni Mr. Daniel Padilla. But anyways, yun nga, let's move on and hayaan natin na makarma yung mga taong naging sanhi ng kanilang paghihiwalay. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. And also, I have my TikTok account which is Dar Eds TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!